Inaasahan na ay lalatag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang solusyon para magkaroon ng sapat na pagkain at masawota ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa kanyang unang State of the Nation Address, SONA, sa Lunes 25 ng Hulyo. Ayon kay House Tax Panel Chairman, Albay Rep. Joey Salceda, ang pangako ni Marcos na posible ang P20 kada kilo ng bigas ay isang malaking pangako na dapat tugunan. Anya, tanging si Marcos lamang sa hanay ng mga kandidato sa pagkapangulo ang nagtakda ng mga aspirational goals at grand national ambitions katulad ng P20 kada kilo ng bigas. Among presidential candidates, only President Marcos has set aspirational goals and grand national ambitions, P20 per kilo of rice as possible. It is an aspirational goal and very difficult to achieve, but this objective, coupled with the president's decision to be agriculture secretary, shows how seriously the new president treats food security issues, ani Salceda. Sinabi rin ng Solon na malamang natututukan ni Marcos ang tatlong pangunahing areas sa agrikultura, mas maraming ani, mas mababang gastos sa input, mas direktang paghahatid sa mga end-user upang bawasan ang mga presyo ng consumer ng pagkain at modernisasyon ng mga value chain at logistika para sa agrikultura. Samantala, ipinanukala rin ni Salceda kay PBBM ang kabuuang infrastructure spending program na aabot sa P11 trilyon sa susunod na 6 na taon para matamo ng bansa ang Golden Age of Infrastructure sa Build, Build More, BBM program. Kailangan din umanong lumikha ng trabaho at suportahan ang maliliit na negosyo, maging handa sa pagbabago ng klima at panglima ay paigtingin ang commitment sa edukasyon ilang pinakaimportante sa social at economic na pagsulong ng bansa. Hindi nagustuhan ni bagong alyansang makabayan, bayan, Secretary General Renato Reyes ang paglalagay ng gobyerno ng mahigit 21,000 security forces sa gitna ng gaganaping State of the Nation Address, SONA, ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang tweet, sinabi ni Reyes na tila hindi di umano gusto ng gobyerno na may lahat ng taong bayan ang kanilang mga hinaing at mas gusto na mapalibutan ang buong batasang pambansa ng mga pulis. Tinawag din ni Reyes ang desisyon ng gobyerno na pagsasayang sa pondo ng bayan. PNP again does not want people to speak out and air their grievances and demand government to address the same. Why surround Marcos Jr. with 21,000 security personnel? Such a massive waste of public funds. For what? Why so paranoid? Why the martial law mentality, ani Reyes? Inireklamo rin ni Reyes ang hindi pagbibigay sa kanila ng permit para makapag-rally sa Commonwealth Avenue. Ayon kasi sa Quezon City Government ay hindi maituturing na Freedom Park ang batasang pambansa at magiging dahilan lamang ng trapiko ang mga rally nila. Nagbanta rin ito na ay demanda nila ang pulis na huhulihin ang mga magre-rally sa SONA kahit na walang permit. Sa ngayon ay wala pang tugon ang Malacañang sa banat ni Reyes. Ubusisin na raw ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang tinaguriang drug list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balak daw kasi nitong tanggalin ang pangalan ng mga personalidad na hindi naman dapat kasali sa listahan. Ayon pa sa kalihim, meron daw kasing mga personalidad na unfairly identified na napasama sa listahan na nais niyang matanggal sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una rito ay nakipagpulong na raw si Remulla kay Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. para pag-usapan ang naturang issue. Sa ngayon, patuloy daw ang pagbusisi ng Department of Justice sa database ng gobyerno kaugnay ng kampanya laban sa ilegal na droga. Ikinukonsidera rin umano nila ang reklamo ng ilang individual na nagsasabing inosente sila pero napasama lamang sa listahan. Maliban pa rito, mayroon din umanong mga individual na lumapit sa kanila matapos na mailagay sa Bureau of Immigration Travel Lookout Bulletin Orders ang kanilang mga pangalan dahil nasa drug lists ang kanilang pangalan kahit nakakuha ang mga ito ng certifications. Narito ang pahayag ni Department of Justice Secretary Crispin Remulla. Ang mahalaga maklear natin yung mga taong inosente. Diba? Yun ang pinaka-problema natin eh. May mga lumapit sa akin na nasa listahan giving me all the certifications, nasa lookout order ng immigration, syempre dapat bigyan mo ng justisya yung mga taong namalay na kanilang, ang kanilang pangalan. So yun, kini-clear namin yung mga taong pwede i-clear. Yun lang. Kung na-validate, what can we do? Validated, unjust intelligence, may case build up, then it's ongoing. Pero sa mga taong kailangan i-clear, kini-clear natin. Unjust naman na hindi natin i-clear.
Una nga rito, nagpahayag si Pangulong Bongbong Marcos na susuportahan at ipagpapatuloy nito ang kampanya ng dating Duterte administration laban sa illegal na droga. Pero magpo-focus naman daw ito sa mga drug lords sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga small players lamang. Mayroon din umano itong estratehiya sa pag-rehabilitate para magamot ang mga drug addicts sa local levels. Sumampa na nga sa 64 ang House members na umanib sa Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD na ngayon ang siyang may pinakamalaking membership dito sa Kongreso na largest political group sa legislature at sa bansa. Ang Lakas CMD ang sumusuporta kasi ng kampanya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at kay Vice President Sara Duterte. Ang mga bagong miyembro ng Lakas CMD ay sina Representative Isidro Ungab, Vincent Garcia ng 3rd at 2nd District ng Davao City, Alan Duhali ng Davao del Norte 2nd District, Josefina Talyado ng Camarines Norte 1st District. Sumali rin si Maguindanao Representative Dimple Mastura bilang miyembro ng Lakas CMD. Sina Ungab, Garcia, Duhali, Talyado at Mastura ay nanumpa sa isang simple ceremony sa Manila City kay late 1st District Representative at Presumptive Speaker na si Martin Romualdez na siyang presidente ng Lakas CMD na tinunghaya naman ni Vice President Sara Duterte na nagsilbi ding co-chairman ng partido. Ayon kay Representative Romualdez, sila ay natutuwa na dumarami ang kanilang miyembro sa House of Representatives. Sa kabilang dako, si Representative Ungab naman ay nagsilbing chairman ng House Committee on Appropriations, ang panel na siyang nag-scrutinize sa annual national budget. Noong nakarang linggo, ilang mambabatas din ang nanumpa sa partido. Ito ay sina Representative Joey Salceda ng Albay, Rachel Arenas ng Pangasinan, Paul E.N.D. ng Isabela, Maria Vanessa Aumento ng Bohol at Claude Bautista ng Davao Occidental na siyang presidente ng Hugpong ng Pagbabago, ang regional party na binuo ni Vice President Duterte. Samantala, umaasa naman si Representative Romualdez na magiging productive at makabuluhan ang 19th Congress dahil check siya sa suporta na ibibigay ng mga mambabatas. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Martin Romualdez. Anyway, I'd really like to thank you, congratulate each and every one of you for taking the time out. I know this will go a long ways in making our 19th Congress a most productive one and a most successful one in espousing the legislative agenda of the Marcos presidency, this 19th Congress. So, mabuhay po kayong lahat. Congratulations.